Hi mga travel buddies ni Kuya. Welcome to my YouTube channel. Mga life lessons habang nagta-travel. Ako po muli si Kuya Roman Guevara, ang new life coach and travel buddy, or simply Kuya Roman. Don't forget to subscribe, click the notification bell, like, comment, and share this video. At saka, don't skip ads. Nandito po tayo ulit sa Dubai Expo 2020. A historic once-in-a-lifetime event dito sa Dubai UAE na nagsimula po noong October of 2021 at 6 months yan, all the way until the end of the month of March. Ang tagal itong pinagandaan ng Dubai UAE. Itong event na to dapat noong 2020 na host, kasi syempre dahil nag-pandemia tulad ng maraming bagay ay ito ay na delay. Kaya kung halimbawa sa Tokyo yung Olympics, yung Tokyo 2020 sa kanila, kahit ginawa na ng 2021, Tokyo 2020 pa rin ang tawag sa Tokyo Olympics. Dito naman kahit ngayon noong 2021 all the way to 2022 itong Dubai Expo, pero Dubai Expo 2020 pa rin yung tawag ko sa kanya. At kung paano, sa Tokyo, Japan, yung Tokyo Olympics ang yung pinaganda ang event. Sa Beijing naman, Winter Olympics. At sa Qatar, yung World Cup. Dito sa Dubai, dito sa UAE, ito po yung napaka-importante event. We actually went here noong opening day, noong October. Kaso dahil may kainitan pa, hindi na kami nakabalik until ngayong 2022. Ang init kasi talaga noon, ang init ang laki-laki nitong Dubai Expo 2020. At syempre dahil unang araw pa lang, marami pang hindi kompleto noon, hindi pa ganun kapulido yung mga sistema nila. And naaalala ko lang nung araw na yun was, bukod sa it was a huge place, but at the same time, parang pagod na pagod kami sa kakalakad. Eh, 4 o'clock kami tumating nun eh. Dapat malilim na. Tapos umalis kami, I think, mga 8 p.m. So, hindi mo masyadong ganun ka-late. But dahil nga sa sobrang init, ang naalala ko lang ang laki-laki ng lugar at pagod na pagod kami sa paglalakad. Akala ko pangit yung Dubai Expo 2020. True confessions. Dahil siyempre yung unang punta namin, ang nakita ko lang kasi parang ang laki lang niya, tapos sobrang akin yung napagod. So ang first impression ko sa kanya, honest to goodness, kung umisa tayo kung pangit naman ito, sayang. Sobrang ang taas ko expectation ko. I was wrong. Maling-mali ako. Ang ganda pala talaga niya. At sayang na sayang kung hindi ka makapunta. Sayang na sayang kung hindi ka magpapalik-balik. Sayang na sayang kung hindi mo ma-enjoy talaga lahat ng ino-offer at i-offer pa rin yung Dubai Expo 2020. Lalo na 6 months lang naman siya. 6 months lang siya. And I went through a journey somehow in appreciating the Dubai Expo 2020. I started out feeling nothing about it. I started out feeling nothing concerning it. Alam mo kasi dito sa Dubai, UAE, tumira na ako dito for almost 30 years. So medyo parang nasanay ka na ang daming magandang building, ang daming malalaking mga establishments. Ang gustong-gusto pa naman nila lagi dito ay nasa kanila yung the biggest, the largest, the most expensive. Tapos ang daming tourist spots talaga. Kaya ako nga 13 years na, hindi ko pa napupuntaan lahat ng tourist spots na meron ang
ang bansang ito. So if you're like me, at least, you know, I can only speak for myself. If you're like me that you've lived here for 13 years, parang sobrang nasanay na yung mata mo. Sobrang nasanay ka na, na andyan dyan din naman yan. Lagi na naman meron ganyan. Yung the biggest, the largest, the most expensive. Yun na yung Dubai. Kaya I started out tungkol sa Dubai Expo 2020. At lalo na dahil ko sa aking first experience na I felt nothing about it. Para sa akin, oh, ang laki niya. Ang daming mga buildings. Ang daming mga, ano, pwedeng makita, pwedeng magawa. Pero, I mean, it's all the same to me na. Because it is fine. But then we had to come back. Kasi sayang naman yung itigalo sa amin na multi-entry pass. Good for 6 months yun. Ibig sabihin, libre na kami to come back here anytime, every day. Every now and then, nakakakita ko sa social media ng mga special events na pinoconduct dito. Dumating dito ang ilang mga sikat na artists like si Alicia Keys, tapos si Black Eyed Peas, at ilang pang mga local artists natin, mga Pilipino, lalo na, I think, noong December. Pero dahil nag-Omicron surge, hindi rin ako masyado na motivate pumunta dahil nga, you know, ay mong mahahawa nung time na yun ng COVID. Pero nung medyo humupa-hupa na, tapos nakapag-booster shot na rin kami ng vaccine, sabi namin, try nga natin at sumilip ng once or twice man lang na huwag naman masayang yung ticket bago siya mag-end. And so we did. And ito ngayon ang nangyari, no? Mula sa feeling nothing about it, mula sa ang naaalala ko lang, it was a tiring experience. Aba, nung pagbalik namin, siguro malaki na rin yung pinagkaiba. No? Mula noong October, nag-improve sila. Aba, dumami na yung mga lugar na pwede ka uminom, makabili ng tubig at drinks. At halos yung lahat na ng mga pavilion. Kasi nandito ngayon, ang iba't ibang pavilion ng mahigit na 200 plus countries in the world, halos lahat ng pavilion may mga restaurants representing the cuisines of their countries. Ay, ibang-iba na. Ibang-iba na. Yun yung una na nakakot ng aking interest. Yun yung unang-unang nakakot ng aking interest na ang dami ngayon pwedeng kainan. Para tuloy, ano, yung Dubai Expo 2020 is the place to be para matikman ang pagkain ng iba't ibang mga bansa. So to me, it became interesting. Yung matry ko man lang, hindi siyempre lahat, no? Nung 200 plus countries at yung pagkain nila, but at least some of the most interesting cuisines in the world that you don't normally find even in the malls here sa Dubai, UAE. At mula sa pagiging interesting at sa pagpunta namin ng isang beses pa ulit, aba, nagpabalik-balik na kami ng pinagbalik, and it became really exciting sa bawat punta, sa bawat oras na kami. We can come here as early as 9 a.m. I think, and then nag-conclusion yung mga 12 a.m. Inayos talaga namin yung mga schedules na yun, napaka-busy to schedule plan sa online business. Pero nga, sabi ko, sayang naman at minsan lang to at matatapos na, libre naman. So, mag-record na tayo na mag-record, and then eventually i-present natin to sa mga travel buddies ni Kuya. Inayos talaga namin yung schedules namin. And ang nararamdaman ko na every time I go here, come back here, yung excitement. Nagiging exciting na siya. At ano pa yung hindi namin nakikita? Ano pa yung mga pwede namin gawin? Kasi bukod sa nandito 200 plus countries. 200 plus countries. Isipin mo yun. 200 plus countries. So, it's a cheaper way. Even if papagastos ka, kasi medyo mahal yung mga restaurants dito. Nagpapag mga bansa. Pero at kung makapunta ka dito, it's still a cheaper way to see the world. In a sense, parang hindi yung pagpunta dito. It's a cheaper way to see the whole world represented dito sa Dubai Expo. Wala sa pagkain, yeah, sa mga experiences na dito.
Tapos may mga cultural shows, ang ilang mga pavilions, showcases, the music, the dances, and then there are exhibits that shows the many facets of their countries, pinapakita hindi lamang yung kanilang history, geography, culture, products, economy, and hopes for the future, technology especially. So, marami kang makikita, marami ka din matutunan sa pagiging attentive. Tapos may mga dinagdagan sila mga special events, mga ilang mga structures dito, na pagsintag mo, dinagdagan din parang waterfalls dito. Para itigan mo lang siya. So, kang therapeutic, relax. Pwede kang mag-bisikleta. Dinagdagan mo nga ng bisikleta nila. Sumakay sa mga golf carts nila sa pagsintag mo sila dito. May mga rooftops, may mga pinupuntahan dito na observation decks, among others. At sa isang puntahan lang, salamat sa panonood po ninyo ng video na ito. Salamat sa mga travel buddies ni Kuya. Ako po muli si Kuya Roman Guevara, ang inyong life coach and travel buddy, or simply Kuya Roman. Don't forget to subscribe, click the notification bell, like, comment, and share this video. At saka, don't skip ads.